Muli po, good day. Welcome po sa ating channel. Ang i-agree natin to TV. Please like, share, and subscribe lang mga kabagis. Para po marami ang matulungan ng ating channel tungkol sa pagsisibuyas, tungkol sa pagkukulayan. Mga kabagis, gusto kong pag-usapan po natin yung tinatawag na trips o hanip. Ano po ba ang masamang dulot ng hanip o trip sa ating sibuyas? Yung hanip po o trip mga kabagis, yan ay ang parang naglalangis-langis sa pagitan po ng dahon. Nag-originate po yan dun sa dito sa may pagitan ng kanyang dahon. Makikita naman po natin mga kabagis na parang namamasa-masa. Pagka hindi natin masyadong titingnan, hindi natin mapapansin, saka lang natin mapapansin yan kapag marami ng tama yung ating sibuyas, parang naninigas na. Tapos yung talbos ay meron ng tumutulo na konti, parang langis-langis. Yun na nga po yung masamang dulot po ng trip mga kabagis o hanep. Ano-ano po ba ang mga masamang dulot yan? Unang-una po mga kabagis, titigas yung sibuyas po natin. Manindigas parang napunpalit. Ano po ang magiging sanhi nito sa ating sibuyas mga kabagis? Unang-una, hindi na po siya makakapaglamang. Susunod po, hindi na magbabali yung liig ng sibuyas. Yun ang masamang dulot po ng ating trip o hanip sa ating sibuyas. Kaya dapat po, buksain po natin yon. Paano po ba mapupuksa yon? Ipanayan pong pag-spray. Tingnan po natin yung mga lason po natin mga kabagis na ginagamit, kung yun po ay po pwedeng panghanip. Halimbawa, malatayon yung ginagamit po namin. Disclaimer lang po ulit, hindi po namin ipinopromote yung produktong yun. Sinasabi lang po namin mga kabagis kung ano ang dapat na gamitin, isang halimbawa. At hinahaluan po natin yun mga kabagis ng ceramide, yung panghanip ng manok. Epektibo naman po. At may mga lason po na pwedeng gamitin na panghanip. Tingnan lang po natin yung kanyang label. At kapag ka nagamit po natin, tingnan po natin yung resulta sa loob ng maghapon, mamumuti naman po yung hanip na yon. Makikita natin sa pagitan ng kanyang dahon, kung hindi man lalabas po yon sa pagitan ng dahon, puputi, parang pinaghunusan. Ganun. Ngayon po, ititingnan po natin yung na-applyan natin ng malatayon at ceramide. At hinaluan na rin natin ng kanaan at triple heating. Ito po yung resulta na sinasabi ko po sa inyo sa mga nakasubaybay po sa ating channel. Yung talagang nagpo-focus po sa pag-aalaga ng sibuyas, lalong-lalo na po yung mga baguhan. Pwede po ninyong gayahin. Hindi man ninyo gayahin lahat, pwede ninyong pagpatayan. O, tingnan natin mga kabagis, let's go. Okay po mga kabagis, nandito na tayo sa ating sibuyas na binomba po kanina umaga. Titingnan po natin yung naging resulta ng ating pag-spray ng malatayon, ceramide at kanaan. At hinaluan na din po natin ng triple 18 na super certified. Yan, papakita ko sa inyo mga kabagis. Ito yung sibuyas po natin na in-applyan kaninang umaga. Ito, hanap tayo ng mga tinamaan ng insecticide yung mga hanip. Ito kasi nawawala na yung mga hanip mga kabagis. Gusto kong ipakita sa inyo yung pumuputi sa dahon. Ayan o. Ayan o, namuti na o mga kabagis. Ayan o. Hindi man aninag masyado. Ayan o. Ayan o. Pumuti mga kabagis. Yung mga puti na yan. Ayan. Ayan sa... Ayan mga kabagis. Pumuti po yung mga hanip. Ayun o. Ayun, namuti. Mga hanip po yun. Ayan mga kabagis o.
namatay yung mga hanip. Oh. Ayun oh. Lumabas pa ng pinaghunusan. Yung mga yan. Oh. Malinis na yung kwan. Gawing talbos niya oh. Oh, ayan niyo po. Kasi yan po yung mga pinagkainan ng hanip yan. Tingnan niyo parang namamasa-masa yung pagitan po ng yan po yung pinagkainan ng hanip yan yan. Kasi po pagka napabayaan natin mga kabagis, maninigas na po ito. Hindi na maglalaman ng maganda. Hindi na siya magbibilog. Tataas po ito. Itong pinakapula niya sa may puno, tataas yan. Pag tumaas yan, maninigas na yan. Hindi na yan bibilog. Hindi na gaganda yung ating sibuyas, yung laman niya. Yun nga pong may laman pagka tinamaan ng hanip. Pangit ng nagiging kurba doon sa may leeg. Hindi po nagiging pulido yung pagbibilog. Ito, umanap pa po tayo mga kabagis para patunayan na mabisa po yung aming ginamit. Kasi kung tuloy-tuloy po ang pagbobomba natin, no, ng pag-apply natin, no, hindi mapapasok. Kasi nga po, napakalakas ng hangin dito. Ayan, maangin na naman oh, mga kabagis. Kaya tinatiming namin yung pag-spray. Ayan po mga kabagis, yung pinagkainan ng hanip o trips, you know. Tingnan nyo mga kabagis oh. Para siyang may uka-uka. Ayan. Nawawala yung pinaka-balbo niya sa gitna. Yan, wala na po yung mga hanip. Malinis na po yung talbos niya. Uulit-ulitin lang po natin yun mga kabagis hanggang sa bago tayo mag-ani. Yan, nasabi ko naman na po yung masamang dulot po ng hanip. Isa yun sa pumipigil sa paglalaman, sa pagbabali, at pinahihina po ang ating ani. Ito mga kabagis oh. Pumuti yung mga hanip po. Oh. Ayun oh. Yan kung makikita po ninyo sa ating video, ayun oh. Yung mga puti na yan, yan po yung mga patay na hanip. Nagsilabasan na po sa sunog po oh. Oh, malinis na po yung kanyang talbos at pagitan ng kanyang dahon. Tingnan niyo po, nagbabasa-basa po doon sa pagitan ng dahon. Yan ang sinasabi ko po. Pero pagkaya na ay may umusbong na makinis na talbos, ibig sabihin wala na po yung hanip. Tsaka yung nakikita naman natin sa video, yan yung mga puti na yan doon sa may pagitan po ng dahon na yun. No? Yan po yung mga hanip na namatay. Kabilis matuyo po ng lupa mga kabagis. Ngayon ng umaga ay basa lang po ito. Ngayon po ay tuyo na. Ito ay tutubigan po natin bukas po ng gabi. At lalagyan po natin to ng pang topless. At dadagdagan natin ng kakainin niya. Agwan. Pampapintog ng laman. Ito po, 2 kilo. Ang ilalagay lang po natin ay isang bag, 50 kilos na winner. At hahaluan na rin po natin siya ng mga 2 bag na triple 14. Ay, kung na po yun, pinaka yun na po ang pinakapagkain niya hanggang sa maani mga kabagis. Ito ay sinasabi ko sa inyo kanina yung mga nagdaang video po natin. Ito po yung nanihan natin noon na 270 plus na good. Ngayon baka ang anihin lang natin dito eh maligaya na po tayo kung ito po ay makaka 150. Kasi nga po mahina po yung bagaso. Maliliit ngayon mga kabagis. Itong dulo lang ang medyo lumaki. Yung gawin na yan.
dito, karaniwan lang eh, medyo malilit pa nga. Yun na po yung alaman ng sibuyas natin, mga kabagis. So, lalaki pa naman yan ng bagya. Yun ang mga gustong gusto po ng mga nagpapasok ng storage, mga bilugan. Tapos yung pinaka-leeg niya ganito. Itong leeg niya ay saradong sarado. Ayan, malilit lang. Kaya lang, para sa ating farmer, gusto sana natin eh, medyo malalaki. Para marami tayong ibibenta. Ayun mga kabagis, naipakita ko po sa inyo yung resulta. Napansin po ninyo, ang pinapaksa natin dito ay yung hanip o drip. Namatay po yung mga bayan po natin. Kaya lang, hindi naman lahat yun ay sinisigurado natin namatay kasi yung pag-a-apply po natin ng sprayer. May mga gawing napapaliguan po tayo, mayroong gawing hindi. Pero kung sa tingin po natin, mga kabagis, ulito kayong mag-spray ng inyong pananim na sibuyas, eh, mamamatay yung mga kapasok. Gagawin po natin yan, eh, implementin po natin tayo. Katapos po ng tubig, kaya pa natin mag-spray ulit. Mag-spray ulit tayo. Kaya nga po, mga kabagis, ang sinasabi ko sa inyo, preventive tayo eh, kasi napakahirap yung assistance na tayo ng curative kapag napasok na yan, napasok na po ng hanip yung sibuyas natin, napakahirap mag-spray mga kapatis, lalo't paliliguan mo ng konti ang gulay mo o sibuyas mo, tayong mag-spray ang mahihirapan. Okay naman yung resulta mga kabagis, basta tanggawin lang po natin mga kabagis eh, tuloy-tuloy lang yung pag-aalaga, laging mapagmatsyag tayo, suriin po natin palagi yung dahon ng ating sibuyas na lumang pananim natin sa ibabaw at sa ilalim, mag-observe po tayo mga kabagis. Isang magandang payo po yun mga kabagis, tingnan natin yung pinakapuno, may mga sumasalang pa ba doon, mga uut, dahon. Ayan, tingnan natin. At hindi ho lahat ng ini-spray po natin is aplikable. Kailangan i-angkot po natin yung ating binubomba ng mga insecticide. Kasi baka nag-i-spray po tayo, hindi naman mapapatay yung insekto na pinsala sa ating pananim, eh sayang po yung panahon, sayang pagod, sayang pera. Kaya lagi po mga kabagis, paalala po sa atin, itingnan po natin kung ano yung mga pinsala at magtanong po kayo sa mga eksperto. Hindi po kayo magtanong sa amin po hanggang sa abot po ng ating makakaya ay sa mga experience po namin, maibabahagi po namin sa inyo. Okay mga kabagis, sana po ay huwag kayong magsasawa. Napakilike po ang ating mga video. At pakibahagi o i-share po natin sa ating mga kapwa. Kasi ginawa po namin ang channel na ito para po maibahagi po sa ating mga kababayan yung ginagawa po namin mga pag-aalaga. Ito ay lalong-lalo na pinatutungkulan namin sa mga bagong pasok sa industriya po ng pagsisibuyas. Kasi yung mga magagaling ng magsibuyas, eh, hindi na nila kailangan manood pa sa ating channel. Kailangan man nila kung may bagong tuklas na kung gusto pa nilang tumuklas. Okay. At sana po mga kabagis sa pag-aalip na eh, sana nga ay medyo gumanda pa. Hindi man tumaas na todo, medyo gumanda-ganda ang presyo po ng ating mga produkto. Good day po sa inyong lahat. Saan man kayo dako ng mundo nanonood. Magandang gabi o magandang umaga kung kailan nyo mapapanood po ang ating video.